Welcome po sa Jesus the Only Way Family Church. At ang aking pong panalangin at aming pong inaasahan ay tayo po'y patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa bawat linggo ng pangangaral ng Salita ng Diyos. Mapalad po tayo sapagkat muli tayong makikinig at mag-aaral ng banal na salita ng Panginoon. Alam sa panahon natin ngayon, naman tayong ibang pwedeng mahalagang pwedeng gawin kundi ang saliksikin ang salita ng Diyos sapagkat dito lamang tayo makakakuha ng ating pong kalakasan at magbibigay sa atin ng inspirasyon sa panahong ito ng ating pong dinaranas. Nais ko po kayong dalhin sa Unang Juan Kapitulo 3 talatang 22. Meron po akong nakita rito na isang napahalaga, napagandang paksa na napapanahon sa panahon natin ngayon at ito yung ating pong hinahangad na maganap sa atin lalo ngayon sa panahon ito. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya. Ito yung ating panalangin. Ito yung ating gusto. Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-dugod sa Kanyang paningin. Ang sabi ng Biblia, mayroong pangako dito sa ating binasa na anuman ang ating hingin sa Diyos ay ating tinatanggap, subalit hindi po natapos dun, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Napakahalaga po na tayo po ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ito po ang pinakasusi upang tayo po ay pakinggan ng Diyos sa ating mga dasal, sa ating mga panalangin, lalo sa panahong ito na ating pong dinaranas na kalamidad o krisis. Sabi sa Proverbs chapter 16 verse 7 o Kawikaan 16:7, pagka ang mga lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon, kanyang tinitiwasay sa kanya pati ang kanyang mga kaaway. Bakit? Sapagkat sa Lucas 12:32, huwag kayo mga takot munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyong ibigay ang kaharian. Kalugod-lugod din sa Diyos na ibigay ay pagkatiwala sa atin ang kaharian ng Diyos. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Umalugod natin ang Panginoon sa ating pamumuhay, sa ating paglilingkod, sa ating pagsunod sa Kanya. Sa Mateo 25:21, sinabi sa Kanya ng Kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kapag ikaw ay naging kalugod-lugod, kapag tayo ay naging kalugod-lugod sa Diyos, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoon, ikaw na tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kaya nais ko pong mangaral sa paksang how to please God. Alamin natin kung paano ang Diyos malulugod sa atin. Ang Biblia po ay magtuturo sa atin kung paano tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Pero bago po yun, ay manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyo, Diyos. Kami po ay tumatawag sa Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, sa Diyos ng tunay na mga Kristiyano sa buong sanlibutan. Sa oras pong ito, Panginoon, ang aming pong panalangin, ang panalangin ng sambayan ng Pilipino, o Diyos, ay pakinggan mo, Panginoon. At o Diyos, tulungan mo kami sa oras na ito, Amang Banal, sapagkat upang matuklasan po namin, palaman namin ang sikreto na kung paano mo kami pakikinggan ang aming pong mga dasal at panalangin sa iyo, Panginoon, lalo sa panahong ito na kailangan-kailangan po namin ang iyong kasagutan ng aming pong panalangin, ang iyong tulong, Panginoon. Samahan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Biblia, meron po akong nakita na apat na halimbawa ng mga lalaki na naging kalugod-lugod sa Diyos. Yung una, si Job. Sa verse 8 ng Job chapter 1, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, iubang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na nanatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Sa pagbabasa ko ng Biblia, bukod tanging si Job na nakita ko at napansin ko na bukod tanging lalaking pinagmalaki ng Diyos kay Satanas, na pinakita niya na ang kanyang anak, ang kanyang lingkod na si Job ay may takot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Pangalawa, sa Hebreo chapter 11 verse 5, sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya inilipat ng Diyos sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanya siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Pangatlo, si David sa Gawa 13:22, at nang siya alisin niya ay binangon niya si David upang maging hari nila na siya rin namang pinatotohanan niya sinabi, nasumpungan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinulugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. At pang-apat, Mateo 3:16-17, nang mabautismo si Jesus pagdakay umahon sa tubig at narito nang nabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya.
At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisita kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Si Jesus, ang sabi ng Biblia, ang lubos na kinalulugdan ng Diyos Ama. Kaya narito po ang inihanda ko upang malaman natin kung paano ang Diyos ay malulugod sa atin. Meron po akong inihanda rito na makatotohanan sa Biblia na nagsasabi kung paano natin mapapalugod ang Diyos. Una, having faith pleases God. Ang sabi sa Hebreo chapter 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. Kung walang pananampalataya, hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos o hindi magiging kalugod-lugod sa Kanya. Napakahalaga sa panahon nating ito. Ang isa sa pandaraya ng kaaway na umiiral ngayon sa panahon nating ito ay yung alisin ng kaaway yung ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat kapag nangyari yun, ay yun ang pasimula na hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat napakahalaga ang pananampalataya. Sabi nga sa isang talata sa Biblia, sabi ni Jesus, may masumpungan pa kaya akong pananampalataya. Kaya sa panahon ito, hindi ibig sabihin tayo ngayon ay nasa problema ay mawawala na yung ating pananampalataya. Ang pananampalataya pa rin ang susi upang ang Diyos ay malugod sa atin. Upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Tayo ay manampalataya. Ibig sabihin ng pananampalataya ay naniniwala ka sa mga bagay na iyong pinapanalangin. Naniniwala ka sa mga pinangako ng Diyos sa salita ng Diyos sa Biblia. Na ito yung magaganap at mangyayari. So pag sinabi niyang siya isasagot, ay nanampalataya ka na siya nga isasagot. Kapag sinabi niya sa Biblia na ikaw ay kanyang pagagalingin, ay manampalataya ka na ikaw ay kanyang pagagalingin. Ito po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Bagamat hindi pa nangyayari, wala ka pa nakikitang katiyakan, ay naniniwala ka sapagkat ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11:1. Nagbibigay ito ng pangunahing halimbawa upang tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Katulad ni Enoch na binasa ko kanina sa 5 ng Hebreo chapter 11, sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. At hindi siya nasumpungan sapagkat siya inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Kung bakit si Enoch hindi nakaranas ng kamatayan, as nasabi ng Biblia, hindi niya nakita ang kamatayan. Siya ay kinuha ng Diyos ng buhay sapagkat sabi ng Biblia, siya ay nasumpungan na siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya po napakahalaga at ating pangarapin na tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Pangalawa, being spiritually minded pleases God. Sa panahon ngayon, bibihira na mga taong spiritual. Ano pong ibig kong sabihin? Tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon na ikaw ay in kapag ikaw ay sumusunod sa uso. Ikaw ay in kapag ikaw ay sumusunod sa napapanahon. Pero tandaan natin, hindi pa rin nagbabago ang salita ng Diyos. Kalugod-lugod sa Diyos ang mga taong spiritual. O nabubuhay at may kaisipang spiritual. Kailangan natin i-practice ang presensya o practice the presence of the Spirit every day. Una, walk according to the Spirit. Romans chapter 8 verse 2 hanggang 4, pakibasa. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na naka Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi na nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kalugod-lugod sa Diyos na ang isang Kristiyano ay lumakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ano pong ibig sabihin ng lumakad sa Espiritu at hindi ayon sa laman? Pakibasa nga Galatians chapter 5, 19 hanggang 22. Tingnan natin kung ano yung kaibahan ng paglakad sa laman at yung paglakad sa Espiritu. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos sa Diyosan, pangkukulam, mga pagtatanim, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkampi-kampi, mga pagkabahabahagi, mga hidwa ang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Datapot, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil,
laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So, pinabasa ko lang yun para maintindihan natin yun, kung ano yung ibig sabihin ng chapter 8 verse 2 hanggang 4 na lumakad sa espiritu at hindi ayon sa laman. Sabi diyan, yung paglakad sa laman, nandun listahan ng mga gawa ng laman. At tayo daw lumakad, i-practice daw natin araw-araw na lumakad sa espiritu. Ito po ay nakalulugod sa Diyos. Pangalawa, set your mind on the things of the Spirit. Romans chapter 8, verse 5 hanggang 8. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitanima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang mga nangasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Ito natin ang ating isipan sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat sa 8, at ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Kaya practice natin araw-araw na tayo lumakad ayon sa Espiritu. Pangatlo, put to death the deeds of the body by the Spirit. Verse 13, pakibasa. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman ay mga mamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Kapag pinapraktis mo araw-araw at lumalagad ka ayon sa Espiritu, ang sabi ng Biblia, ay pinapatay mo ang mga gawa ng laman, ang gawa ng katawan sa pamamagitan ng Espiritu. Ito ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Pangapat, be led by the Spirit. Verse 14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Maging ang pangunahin sa atin na tayo ay patnubayan ng Espiritu ng Diyos. At panglima, know the fatherhood of God by the Spirit. 15-17. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapot tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukup na dahil dito yung sumisigaw tayo, Aba Ama. Ang Espiritu rin ay nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis kayo sa Kanya upang tayo'y luwalhati namang kasama niya. Tandaan natin kung bakit ko po sinabi na tayo dapat na lumakad ayon sa Espiritu sapagkat ito ang kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat hindi po tayo pangkaraniwan, ibig kong sabihin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, ang Diyos na ang ating Ama. Ayon sa ating binasa, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, na tapos tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkupkup, na dito, dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Yung salitang Aba, yan po ay Aramic, na ang kahulugan niyan ay Father. Sabi niya, kaya pag binasa mo yan, Ama, Ama ko. Kalugod-lugod sa Diyos na tayo lumakad sa Espiritu sapagkat ibig sabihin niyan, tinatanggap natin na tayo yung mga anak ng Diyos. Lagi kong sinasabi ito, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sabi ng Biblia sa 1:12, yun lamang tumanggap sa Kanya ang binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Sabi ni Jesus, sa mga Hudyo na Kanyang kausap, sa mga Pariseo na Kanyang kausap, sa John chapter 8 verse 44, kayo sa inyong amang Diablo sapagkat ang inyong ama ay sinungaling, mamatay tao. Ibig sabihin niyan, hindi lahat ay anak ng Diyos, kaya mapalad tayo, mapalad ka kung ikaw ay anak ng Diyos. At dapat mong ipractice araw-araw na ikaw ay anak ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, wala kang dapat ikatakot, sabi ng Biblia. Sabi diyan, hindi niyo muling tinanggap ang Espiritu ng pag-aalipin sa ikatatakot. Wala kang dapat ikatakot sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Ang Diyos ang iyong Ama. Pwede kang tumawag sa Kanya ng Aba Ama. Pwede kang manalangin sa Kanya ng personal. Pang-aling sa verse 23 hanggang 25. At hindi na lamang gayon, kundi pati naman tayo sa mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Sa makatawid bagay, tayo namang nangagsisihibik din sa ating sarili. Sa paghihintay ng pagkupkup na dili ibat ang pagtubos sa ating katawan, sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa. Datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa, kaya't sino nga ang umaasa sa nakakakita? Datapwat ang nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy hinihintay natin may pagtitiis.
Kaya pang-anim, ang ating pag-asa ay sa Espiritu, Espiritu Santo. Meron tayong pag-asa sa Espiritu Santo. Pambito, sa 26 hanggang 27. At gayon din naman ang Espiritu na tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi may sasalaysay sa pananalita. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. Sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Pangpito, ipractice natin araw-araw na tayo'y manalangin sa Espiritu. Pray in the Spirit. Pangwalo, be filled with the Spirit. Mapuspos tayo ng Espiritu. Ephesians chapter 5 verse 18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo yung mga puspos ng Espiritu. I-practice natin to araw-araw na tayo ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos at hindi mapuspos o malasing ng alak. Pangsiyam, Romans chapter 7 verse 6 and Romans chapter 15 verse 16. Katapat ngayon, tayo nang aligtas sa kautosan, yamang tayo nang namatay doon sa nakatali sa atin, anupat nagsipaglingkod na tayo sa panibagong Espiritu at hindi sa karatihan ng sulat. Romans 15:16. Upang ako ay maging ministro ni Kristo Jesus sa mga Hentil na nangasisiwa sa Ebanghelyo ng Diyos. Upang ang mga Hentil ay maging kalugod-lugod na handog, palibhasa ay pinapaging banal ang Espiritu Santo. Maglingkod tayo ayon sa Espiritu, hindi ayon sa laman. Pangsampo, panghuli, magmahal ayon sa Espiritu, magmahal sa pamamagitan ng Espiritu. Romans chapter 15:30 and Galatians chapter 5:22-23. Ngayon ipinamamahi ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa Panginoong nating Hesus Kristo, sa pag-ibig ng Espiritu, na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Diyos patungkol sa akin. Galatians 5:22-23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ibig sabihin niyan, ang paglakad ayon sa Espiritu ay kalugod-lugod sa Diyos. Pangatlo, the fear of the Lord pleases God. Ayon sa Psalms 147 verse 11, ang Panginoon ay naliligaya sa kanila na natatakot sa Kanya, sa nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Narito po yung mga benefits, yung mga benepisyo kapag tayo po ay may takot sa Diyos. Psalms 25 verse 8 hanggang 15. Pabasa ko muna ito tapos ay talakayin natin yung ating mga verses na binasa. Mabuti at matuwid ang Panginoon, kaya't natuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. Ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan at ituturo niya sa maamo ang daan niya. Lahat na landas ng Panginoon ay kagandahang loob at katotohanan. Sa mga gayon na nangag-iingat ng kanyang tipan at kanyang mga patotoo. Dahil sa iyong pangalan o Panginoon, iyong ipatawad ang aking kasamaan sapagkat malaki. Anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan ng kanyang pipiliin. Ang kanyang kaluluwa ay tatahan sa kaginhawaan at mamanahin ang kanyang binhi, ang lupain. At pakikipag-ibigan ng Panginoon ay nasa nangatatakot sa kanya. At ipakikilala niya sa kanila ang kanyang tipan. Ang aking mga mata ay palaging nasa Panginoon sapagkat huhugutin niya ang aking mga paa sa silo. Pinapakita ng salita ng Diyos, una, He receives divine guidance. Sabi sa 8, mabuti at matuwid ang Panginoon kaya tuturuan niya ang mga makasalanan. Sa daan, ang maamo ay papatnubayan niya sa katulan at tuturo niya sa maamo ang daan niya. Ang taong may takot sa Diyos, siya ay makakatanggap ng banal na patnubay ng ating Panginoon. Pangalawa, he finds peace. Ang taong may takot sa Diyos ay makakasumpong ng tunay na kapayapaan. Kakaroon siya ng maayos na buhay, mabuting budhi, at buhay na umuunlad. Bakit ko po sinabing buhay na umuunlad? Alam niyo po, ang taong may takot sa Diyos, kailanman hindi yan maghihirap. Matipid po ang maglingkod sa Diyos. Pag ikaw ay maraming bisyo, ay hindi ka makakatipid. Wala kang savings, wala kang minatabi. Kasi marami kang bisyo. Pero pag ikaw ay may takot sa Diyos, imbis na ibibisyo mo, tuwa nga ako sa isang lalaki na aking nakausap. Sabi niya, alam mo, pastor, sabi niya sa akin, dati marami akong bisyo. Sabi niya, sabungero ako. Pero mula na makita ko yung mga anak ko na kailangan mag-aral, sabi niya, yung itataya ko, yung iinom ko, yung ibibisyo ko, sabi niya, itinabi ko na lang pandagdag pang-enroll ng mga anak ko. Alam mo, yung mga anak ko ngayon, sabi niya, engineer na yung isa.
Nakalimutan ko yung sa teacher yata. Kasi nga, inunan niya na magkaroon siya ng takot sa Diyos. Pangatlo, he blesses his children. Ang taong may takot sa Diyos, mapapalad ang kanyang mga anak. Bakit? Siya ay magiging example. Yung kanyang ehemplo, yung kanyang exampleship, habang siya nabubuhay, ito ay paghahanda sa buhay ng kanyang mga anak sa hinaharap. Pangalawa, his worship benefits them. Yung kanyang pagsamba ay nakapagdudulot ito ng benepisyo sa kanyang mga anak. Makikinabang ang kanyang mga anak. Pang-apat, he enjoys communion with God. Ang taong may takot sa Diyos, siya ay nasisiyahan na palaging nasa gawain ng Diyos. Nagkikipag-usap sa Diyos, nananalangin. Sabi sa Psalms 25 verse 14, ang pagkikipagkaibigan ng Panginoon ay nasa nananatakot sa Kanya at ipinakikilala niya sa kanila ang kanyang tipan. Ituturing siya ng Diyos na kaibigan. God treats him as a friend. Pangalawa, God shares his secrets with him. At pangatlo, God confirms to him his covenant. Sabi sa Exodus chapter 20 verse 20 at sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo at upang ang takot sa Kanya ay sumain niyo upang huwag kayong magkasala. Kung bakit sinasabi ko na pangatlo, ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay nakalulugod sa Diyos sapagkat kapag ikay may takot sa Diyos, ikaw ay ilalayo nito na gumawa ng kasalanan o gumawa ng pagkakasala. Pang-apat, panghuli na aking pong tatalakayin, obeying God pleases Him. Ang pagsunod sa Diyos ay nakapagpapalugod sa Kanya. Sa 1 Samuel, 1 Samuel 15:22, at sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkakatuwa sa mga handog na sunugin at sahain, na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon, narito ang pagsunod ay maigi kasahain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Obedience is better than sacrifice, yun sabi ng Biblia. Ipinapahayag ni Propeta Samuel na mas kasiyasya sa Diyos ang pagsunod, mas kalugod-lugod sa Diyos ang sumunod kaysa sa mga handog. Hindi sinasabi ng Diyos, hindi inuutos ng Diyos na tayo matakot sa Kanya o sumunod sa Kanya para doon sa Kanyang ikabubuti o sa Kanyang ikalulugod. Hindi lamang po ganun. Kundi nais ng Diyos na tayo sumunod sa Kanya at maging masunurin sa Kanya sapagkat ito po ay makakatulong sa atin, magbibigay sa atin ng benepisyo. Sabi sa Deuteronomy chapter 10 verse 13, nagalapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Ating ikabubuti ang pagsunod sa mga palatuntunan ng Panginoon. Kaya nga, obedience o obeying God pleases Him. 1 Chronicles chapter 29 verse 17, talastas ko rin Diyos ko na iyong sinusubok ang puso at nalulugod sa katuwiran, sa ganang akin sa katuwiran ng aking puso ay aking inihandog na kusa ang lahat ng bagay na ito. At ngayon nakita kong may kagalakan ang iyong bayan na nahaharap dito na naghahandog na kusa sa iyo. Isaiah 56:56-4, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na nagngingilin sa aking mga sabat at pumipili ng mga bagay na nakalulugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan. Panghuli po nang babasahin, 1 Tesalonica 4:1-3, katapos-tapusan niya mga kapatid kayo aming pinamamanikan at inaaralan sa Panginoong Yesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin na kung paanong kayo dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit sapagkat trastas ninyo kung anong mga tagubilin ang mga ibinigay namin sa inyo sa magitan ng Panginoong Yesus sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilab sa pakikiapin. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Salamat po sa inyo pa.